sila sa komunikasyon at entertainment, pag-research o sa paggawa ng trabaho. Dahil sa new normal, maaaring dumoble na ang gamit o silbi ng digital technology para sa atin. Ang teknolohiya na ating kalakip sa pang-araw-araw na buhay, may mas ilalaki pa pala ng papel sa atin. Kamakailan ay inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology ang mga tinaguriang Digital City ng bansa. Kabilang sa mga ito ang Dagupan City at Urdaneta City sa Pangasinan. Ang Digital City ang mga lugar na pasado sa apat na kriteriya ng DICT, ang availability ng talent sa ICT industry, infrastructure, cost of establishing business, at business environment. Sa madaling salita, ito ang mga lugar na nakikitaan ng potensyal na maging information technology hotspot at maging sentro ng industriya ng mga negosyong ganito sa probinsya. Sa makatuwid, ang mga lugar na ito ang magiging prioridad ng national government pagdating sa mga usapin ng ICT. Para sa isang ICT non-government organization sa Pangasinan, kumpleto na ang probinsya pagdating sa infrastructure at transportation. Dapat raw na lalo pang pagyamanin ang human resources ng probinsya at pagtuunan ng pansin ang ICT literacy dahil isa ito sa mga lalong magpapalakas sa ekonomiya ng ating lalawigan sa mga susunod pa na taon. Kailangan nating sagutin yung challenge na nakikita nila sa atin at yung mga estudyante, pagigihan yung pag-aaral at intindihin nyo na nandito na ang technology and be mindful of technology. Tapos i-exploit natin itong technology kasi darating yung, nandito na tayo sa panahon na kailangan pag magtatrabaho ka, meron at meron kang alam dapat tungkol sa mga iba-ibang teknolohiya. Sa ngayon, layo ng DICT na maging full-blown ICT hub ang mga lugar na napiling digital cities sa year 2025. Sa new normal at sa lalong lumalaking papel ng teknolohiya sa lipunan at sa ating buhay, hindi malayong matupad ang layunin na ito.